Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video guys, I am going to do a makeup tutorial kasi hindi ko alam kung tutorial ba to. But for the disclaimer guys, hindi po ako makeup artist, hindi rin po ako makeup guru. I am just a makeup junkie. That's all guys. And katulad nyo, gusto ko rin matutong mag-makeup. So for today's video, I just want to share na yung mga natutunan ko for past ilang years na bang pag-aaral ko ng makeup. Wow, nag-aaral talaga. So, if you wanna know guys, how I achieved this look. Wow, di ba? Parang ang ganda. So, if you wanna know how I achieved this look, please keep on watching. So yeah, tapos na ako sa skin prep ko. Naglagay na ako ng mga moisturizer ng sunblock. Ang ginagamit kong sunblock ngayon is itong Sunprise ng Etude House. Okay, the first thing na ilalagay ko is itong Baby Skin Maybelline na primer. Ang tagal lang nito sa akin. Ito lang kasi for us for now. Kasi meron akong bago pero syempre hindi ko ginagamit. So sa primer guys, I usually put dun lang sa mga nag-oil ako. Dito sa T-zone, ganyan. Tapos gilarab ko lang. And then, ini-spread ko ganyan. Dito ko yung sarili ko lang. And saka ko ilalagay yung the rest dun sa ibang part. Nairita ako dito sa palipik ng damit ko. Then for foundation, I'm going to use this Maybelline Super Stay. Ito guys, napaka ano niya, medium to full coverage siya. And then, pero ang ayoko, ang cons nitong ano na to, itong foundation na to, kapag matagal na siya sa mukha ko, nagbo-breakout ako, and then ang bilis ko din mag-oxidize sa foundation na to. Pero ang ganda niya, long lasting talaga. And then gagamit lang ako ng dump sponge. And for the concealer guys, I'm going to use this Maybelline Age Rewind. So puro Maybelline pala tayo ngayon. Mag-pop up ma masyado yung contour ko. Parang hina ng boses ko ngayon. Parang wala ka. Diba kasi ako kumakain guys? And then blend lang natin. And gagamitin ko tong Nichido na setting powder. Pero isa-set ko lang doon sa mga areas na nag-oil ako usually. Ang ganda nito guys kasi mura lang siya. Tapos ang dami niyang laman. 25 grams. Ang tagal ko na itong binili nung ano pa, nung nasa Pilipinas pa ako. And kung nagsisimula ka sa makeup tulad ko, pwede nyo itong gamitin. Ginagamit ko siya pang set nung concealer ko. Para hindi siya gumalaw mamaya. Minsan guys, ang ginagawa ko sa sobrang gusto ko siya, itong Nichido na to, 150 pesos lang ata to sa Pilipinas eh. Minsan ginagawa ko, buong mukha ko, nilalagyan ko na nito, so ginagawa ko siyang pulbo. Guys, hindi po ako professional. So meron siya, pero pa siyang natira. Mamaya ilalagay ko siya sa under eyes ko kapag nag eye makeup na ako. Okay. I'm not plucking my eyebrow kasi bawal yun sa amin. Nasa Quran namin na
forbidden to pluck your eyebrow. Before kasi, nung nag-aaral pa kami, before tayo magdaldalan, ito yung gagamitin ko sa eyebrow ko, itong drawing eyebrow ng Etude House in the shade dark brown. Yung ano ko pala kanina, may, wala siyang ano, ay creamy glow yung sa Nichido na shade ko. I think I lost my patience last night. I got higher the expectations last night. Dati kasi yung kilay ko, nung hindi ko pa alam yung mga patakaran na yun. As in, parang pentel pen lang na sinulat. Parang yung marker lang na sinulat sa mukha ko yung kilay ko. So, yung kilay ko kasi, meron siyang mga scars. So, ang ginagawa ko, fini-fill in ko lang yung mga scar na yun. Nagsisimula ako sa middle. As in, sa middle. And, yan. Tapos, dinadrag ko siya dun sa kanyang buntot. Wow, buntot talaga. O, guys, may buntot yung kilay ko. And then, yan din. Yung ganyan magkila. Ngayon ko lang natutunan to, guys, nung nandito na ako sa brush. Tapos dito sa my beginning of my eyebrow, ginaganyan ko lang para mukha siyang natural. Ayaw kasi na pag mother sitang yung kilay ko. So, kung napapansin nyo, guys, yung kilay ko, magulo siya. Hindi ko kasi yan pinag-plug. So yeah, guys, after 10 years, tapos ko na rin po yung kilay ko. And then guys, kukunin ko itong color na to. Ilalagay ko siya dun sa tabi. And kukunin ko tong shade na to. I lost my patience last night. I got higher the expectations last night. I came to a realization and I hope you can. Pero this time gagamit lang ako ng finger. Ilalagay ko siya dito. And this is my hardest part, guys, kasi hindi ako marunong maglagay ng eyeliner, but inshallah magawa ko siya ng tama. Oh, natatakot ako sa buhay ko dito sa eyeliner na to. Alam mo na tayo. Guys, mukhang na-achieve ko yung On the Wings of Love na eyeliner effect. Hindi naman ako nangisay nung nilagay ko ito, guys, pero makita na. Oh. Yeah, guys, nakalimutan ko kung mga makeup nilagay ko. This is the real. Ayun na, guys, tapos tayo sa mata ko, so namadaling ko na. Magpuntan to si kami. And sa blush on, ang gagamitin ko is itong Wet n Wild na Mellow Wine. Ang ganda nito, guys, kung pang fresh lang ang gagawin mo.
Mukha akong Pikachu. Nagmukha akong Pikachu sa ano ko. Siyempre. May nambobol. Alam niyo guys, kaya ayokong nagba-vlog ng nandito yung mga asungot na to. Kasi, laging may comment, lagi akong may audience. And then guys, di na ako magko-contour kasi di ako marunong gumamit ng contour. Ano? May storm. So, I'm going to use this natural bronzer ng Rimmel. Mag-bronze tayo ng very, very light lang. Yeah. So, kapag sa bronzer, guys, dapat pataas and then connect mo nyo dun sa yung sa my hairline nyo, dapat naka-connect doon para mukha siyang natural. Dito. And then, dahil nakatarhan naman ako, hindi naman kita yung aking pinagpalang forehead. So, ganyan-ganyan lang sa noo. And then, here. And then, under the jawline. So, patrian siya, guys. Pag ganun, eh. From your forehead and then on your lower of your cheekbone and then sa jawline. Nasa na guys ang hindi. So yung bayan. So for highlighter, I'm going to use this. Dalawang ginagamit kong highlighter kasi everyday sa duty. Ginagamit ko tong essence na strobing highlighter kasi satin lang siya guys. Hindi siya yung ganung kapakak na highlighter. Yung parang so, naglalagay lang ako sa tip of my nose. Minsan, ginagamit ko lang his finger para mas mabilis. And then, on my cupid's bow. Later, google ko muna. Tapos, sa baba ng aking kilay. Ito talaga yung parang gustong-gusto ko ngayon, guys. Gusto ko kasi yung, ano, yung nangingintab ako. Yung malayo ka palang kitang-kita ka na nila kasi nag-sparkling. Shining, shimmering, sparkling ka na. Dito. So, sa aking cheekbone, ang ilalagay kong highlighter is itong Wet n Wild in the shade. In the shade! Mega Glow Highlighting Powder in the shade Precious Petals. Kasi, super guys, as in masisilaw ang mga chismosa mong kapitbahay sa sobrang kinang nitong highlighter na. So, a little goes a long way, guys. Tap, tap, tap. And then, yan, dito lang. Under your apple of your cheekbone. Cheekbone, apple of your cheek. So, guys, wala. So, dahil gabi naman ngayon, guys. Lalabas kasi kami maya, pero gabi. So, mamaya kala nila naglalakad akong ano dyan. So, damihan natin ang ano. Sagana tayo sa ano, highlighter eh. Damihan natin. So, for my lippy, ang gagamitin ko is itong NYX lipstick, liquid lipstick in the shade LSCL. Daanin natin sa ano, sa lips. Alam nyo guys, gusto ko sanang maglagay ng falsies, pero I will try later kung kaya ko. So, magmamaskara na lang tayo. Baka kasi hindi ko ma-achieve yung falsies na gusto ko. Ika-curl ko lang yung eyelashes ko. And then, I'm going to use this Makeup Revolution na mascara. Ang bago niya guys. Pero, hindi niya nabibigyan ng hustisya yung ano ko. Pero ano, hindi kasi siya waterproof. So, kung yung katulad ko, yung, kung ang eyelashes nyo is katulad ng eyelashes ko, na nagpupumiglas, kailangan niyo ng waterproof na mascara para magstay siya
yung hindi siya bumaba ulit. Ang hirap nito. Yeah. So yeah guys, I decided na nga na hindi na mag falsies kasi I don't know how to put that thing on my eyes. And lalabas kasi kami ngayon. Baka may makasalubong akong Arabiana. Mairita sa falsies ko. So I'm going to set my makeup using this Innisfree Aloe Revital Skin Mist. This is from Innisfree Worldwide. Lately kasi nag-sale. So itong mist na to, ginagamit ko siya before and after ng makeup ko. So for my preparation, nagmi-mist muna ako. And then after ng makeup ko, minimist ko din siya. And then guys, wala siyang amoy. So let's pray. Ayan. So yeah guys, I decided nga na maglagay ng falsies. Try ko lang siya. Yeah, idadry ko siya gamit ang aking bunganga. Oh my god, this is it. Hindi siya madali ilang. Until I saw you with someone who's not me. You got me playing it again. Guys, nalagay ko siya. Yan lang, isang mata lang po yung lalagyan ko. Hirap paglagay. Tsaka, hindi ako komportable. Guys, if you like my video for today, please keep on watching. And kung gusto niyo yung mga ganitong video, first time ko po kasi mag makeup tutorial. And then, I don't know if matsusundan pa ito. If you like this kind of video, please comment down below. And please subscribe to my channel also. And like this video. Diba? Ang gulo. Maraming salamat po sa panonood sa aking video, guys. I'm really sorry, guys, kasi wala ng araw. Ginagamit ko kasi lightning is natural lightning. So, hindi na natin makita ng maayos yung aking makeup. Oh, babe, you're just my little